So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa magkababayan nating OFW at magkababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mabagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating babalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mga informations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga fentanyl braggers mga kababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-ahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PAWM at sa Marcos May Session, sa katakalang mga kababayan, ang kalamang paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So, dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero ibibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat, mga kababayan, and happy Wednesday sa ating lahat! Okay, so before na mag-start, mga kababayan, well, syempre, alam na ho nating lahat na kung saan. I-check muna natin dito kung sino may mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, mga kababayan, anong una po? Si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 124 lahat ng mga comments. Nandiyan po si Ma'am Maria Midasiplon. Meron siyang 63 lahat ng mga comments. Rubel Ferrer Official. Meron siyang 58 na mga comments. Lori Mamawag. Meron siyang 32 ng mga comments. And Iing Gimentisa, meron siyang 27 lahat ng mga comments. Again, sagasama po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamat rin po natin ang ating mga silent viewers. Thank you so much. So, i-acknowledge rin po natin ating mga channel members. Nandyan sila si Ma'am Barbara Butler. Nandyan po si Ma'am Leah Ann, Jose Benjo Inapikens, Gold Digger, Eva Ponsalan, Pusong Inami, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fizz Calante, Racet Royal and Bia Bibar. I-greet natin ang advance happy birthday si Jerry Ellen Beltran. Actually, ang kanyang birthday, mga kababayan, is coming March 27 pa. Again, happy happy birthday po kay Jerry Ellen Beltran. That is greetings from you, sir. So, i-greet po natin, nandyan kasama natin yung araw si ang mga membro po ng Rotary Club of Los Baños and to Christ Life Assemblies Philippines. Nandyan po ang mga membro po ng Gospel Church of Jesus Christ Ministry of Milan, Italy. Nandiyan rin po ang mga membro ni Brad Ellie or members of the Church of God International, mga kababayan natin, mga INC or Iglesia ni Cristo. Nandiyan rin po kasama natin. At syempre, ang mga membro po ng El Shaddai at saka yung The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints or LDS. Okay, so kumusta ang lahat, mga kababayan? How are you today? Nakapag-breakfast na ba tayo? Or doon po sa mga kagigising lang po, kumusta ba ang ating gising? Or syempre, sa mga nag-lunch pa or mga nag-dinner o nandyan po sa kanilang trabaho, well, relax po tayo kasi si Aba na pong bahala sa inyo, mag-ingay tayo dito. Okay? Kasi nga, meron tayong napakainit po na usapin, mga kababayan, dito po sa isyu ni Kiboloy. Because I know some of you or baka kayo ng lahat, mga kababayan, alam niyo na po na pinirmahan na po, 'di ba, yung request po ni Senator Risa Hontiveros na arrest order doon po kay Kiboloy, mga kababayan, 'di ba, pinirmahan na po ni Soberi kahapon. So yun nga yung mga vlogger po na mga DBS or ng vlogger po ni Kiboloy na hinarang, mga kababayan, yung mga supporters po ni Kiboloy, so yung member po ng kulto ni Kiboloy, abay nag-ingay, mga kababayan, pinagtawanan po ang ginawa ni Soberi sa pagpirma doon sa request po ni Hontiveros yung arrest warrant, mga kababayan. Kasi ang sabi nila, walang kwenta daw. Pinagtawanan po na isang vlogger na ipapakita ko mamaya kasi sabi niya na saan daw yun, isa-serve po yung arrest warrant, hindi daw nila alam kung nasaan daw itong si Pastor Aboloy, mga kababayan. Saan ito isa-serve o kung isa-serve man ito, sa tingin ba daw ng Senado, ng Kongreso, o ng gobyerno natin, susuko ba daw itong si Kiboloy, mga kababayan? Kasi ayon po ng vlogger na to, siyempre ayon nila po na ibigay po si Kiboloy doon sa ating otoridad.
kasi nga protektado lang mga kaabayan. Sabi pa nga po ng isang vlogger na protektado daw ng MNLF ang grupo po ng mga Muslim mga kaabayan, si Kibuloy, at saka handa daw sila na ibigay po ang kanilang buhay basta hindi lalo nila ibigay po itong si Kibuloy mga kaabayan, puprotektahan daw nila. Pero alam ho natin na ang mga netizen po, yung mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, ay alam ho natin lahat kung nasaan ngayon itong si Kibuloy. Bakit? Di ba yung mga banateros, pati na po yung ibang mga DBS na mga vlogger na hinarap po ni Kibuloy mga kababayan, binayaran po ni Kibuloy, di ba nakita ho natin na gin-vlog nila, I think that is 5 days ako mga kababayan. Di ba pinuntahan nila itong si Kibuloy? At saka maraming ang sinabi ng si Kibuloy mga kaabayan, kinukutsa niya itong si Risa Hontiveros. At merong ipapakita sa inyo mamaya na isang video, ito po yung nagpapatunay na alam po ng mga vloggers kung nasaan ngayon itong si Kibuloy mga kaabayan. And one thing, may lumabas ngayon na informations na sabi ho nila, at sabi rin po ng isang vlogger na ito daw si Kibuloy baka sumibat na mga kaabayan, nagtago na daw sa isang tunnel. Baka siguro alam po ng vlogger na to at saka nakapunta siya doon sa lugar na yung mga kaabayan, baka siguro alam niya na mayroong tunnel yung Kingdom ni Pastor Aboloy. Siguro alam niyo mga kaabayan, pero papakita natin mamaya ang ating ebidensya. Ngayon po, di ba, yung issue kasi ni Kibuloy, yung dyan sa Senado at saka doon po sa Kongreso, sa Kamara mga kaabayan, well, hindi naman po yan ganun kalaka problema ni Kibuloy, hindi po ganun kalaki ang problema dyan, kasi hindi naman kasi ibig sabihin na meron pong arrest order dito si Kibuloy, sila po ay guilty mga kaabayan. Pagpapaliwanagin lang po dito si Kibuloy. Pero meron pa pong mas malaking problema itong si Kibuloy mga kaabayan. Ang nangyari ito kay Kibuloy, parang ping-pong, alam niyo ba yung ping-pong mga kaabayan? Parang ping-pong, ginanon-ganon po ng kanyang problema. Kasi nga, di ba, alam mo natin na siguro 5 na lahat po ang lalabas dito ng mga areswara mga kaabayan. Ano yan, Sir Ivan? Di ba, meron siyang areswara po doon sa US? Di ba, unsealed na ngayon? At saka, nilabas po yun 2 weeks ago yata yun. Ngayon, meron na po siyang areswara po dito sa Senado, sa Kamara, and the rest, meron siyang iba po na kaso mga kaabayan na kakaharapin. Baka magiging 5 na po lahat dito ang kanyang arrest order mga kaabayan. Pag-usapan natin yan mamaya. And also, pag-usapan rin po natin, ito pong si Admar dyan sa SMNI, at saka ito pong si Harry Roque mga kaabayan. Kasi nga, meron silang inilabas dito na para sa akin, no, hindi na siguro ito naintindihan. Kasi ayon po ni Admar mga kaabayan, na meron daw nagbayad po ng paid advertisement sa YouTube na kung saan yun nanonood daw yung mga supporter po ng mga Duterte, mga DBS po ng mga vlogger, ng mga kulto po ni Kibuloy, kung saan daw sila nanonood, may nakikita daw sila na advertisement tungkol dito po sa tungkol dito kay BP Sara mga kaabayan, na ang nakalagay daw sa paid advertisement Sara Duterte liar daw. Yun ang nakalagay daw mga kaabayan. Pero ayon kasi dito ni Admar, paid advertisement daw yan. Mamaya pag-usapan natin yan at saka supalpalin natin sa mga kaabayan. At lalo na pag-usapan natin yung kumakalat ngayon at sumabubo na balita, may nabasa na ba tayo, or probably baka kahit san kayo mag-subscribe mga kaabayan, may nabasa kayo na Justice for Kilua. Sino yan, Sir Ivan? Di ba meron pong napabalita ngayon na meron pong aso na golden retriever mga kaabayan na breeding na pinalo po, pinatay po na isang siguro matador yata mga kaabayan, hindi natin alam, isang lalaki kasi daw kinagat daw sa mga kaabayan. Nabalita na ba natin yan? Yan po kasi ay kumalat ngayon at nag-viral kasi nga yan po ay siyempre alam ho natin kapag ikaw po ay dog lover, owner ka po ng isa ka pong fur parent o meron kang inalagaan po na aso or pusa, siyempre masasaktan mga kaabayan kasi nga nakitang-kita po sa CCTV at saka mismong pinuntahan rin po ng four parent, nakita niya ang kanyang aso nakasalid po sa sako, patay na mga kaabayan. So ayon po doon sa lalaki, asali nagsalita na po ng lalaki yung pumatay po sa aso na kinagat daw siya, at meron pang kinagat po na ibang tao, at pati rin daw yung may-ari ng aso kinagat daw mga kaabayan. Mamaya i-analyze natin ang yung video po na mismong pumatay ng aso kasi may nakita ko doon na butas mga kaabayan. Okay? At syempre, marami pang iba. Ano naman po si Sir Ivan? Marami itong binibitawan ito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel.
Okay, so syempre, before na mag-serve mga kaabayan, well, kumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hala po, kumusta, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta rin mga kaabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandiyan rin po makababayan nating DDS all over the world. Hardly rin makababayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Unity Supporters! Thank you so much sa returning viewers, mga supporters na San Ivan, mga Sukristing channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong Pastor Christian channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so syempre, i-welcome rin po natin ating makababayan pong mga viewers, mga pinklawan, at saka yung mga dilawan. At syempre, welcome rin po yung mga haters sa Ivan, I missed you already. Di ba marami itong nabasa po sa ating last vlog mga kaabayan or even dun sa ating mga previous vlogs pa na lagi pong kinukoy si Sir Ivan, bakit daw sinusuportahan ko po si PBM? Ang sabi pala nila na si PBM daw ay magnanakaw, napakana daw dito sa mga smuggler kasi daw ayon po dito ng mga haters natin dito, yung mga anti-Marcos na wala daw kwenta yung pamumuno daw ni PBM. Bakit daw sinuportahan mga kaabayan? Bayaran daw si Sir Ivan. Bayaran ba si Sir Ivan? Well, actually, binayaran po si Sir Ivan ng aking mga viewers. Pero wala pong politiko nagbabayad kay Sir Ivan. Kasi ordin ko na po dito, kapag ikaw po'y, kapag pinanood mo po ang ating advertisements, ikaw po'y nagbibigay dito ng ano ng super thanks or pangkapi or pangkalamansi. Kapag ikaw po'y membro po ng channel membership dito sa ating channel, ikaw po'y nagbabayad po ni Sir Ivan. Okay? So, yan po hindi lang naintindihan mga kaabayan. At saka, sabi pa kanya makaabayan, di ba nag-viral doon sa ating last vlog na maraming likes yata yon at saka kinuyo po yon ng ating mga viewers dito. Thank you so much po sa ating mga viewers na lagi po lang sinasagot po yung mga tagilid po, yung mga utak, yung balintong po at saka nagmana doon po sa mga DBS, mga vlogger, nagmana po doon sa mga may kukuti po yung mga utak at saka hindi po inintindi yung ano yung mga sitwasyon. Thank you so much na sinagot nyo po yon. Kasi sabi niya, ano daw, dismayado na daw lahat yung mga OFW kay PBM. Dismayado yung mga lahat daw. Sabi niya, nilahat ba niya makakabayan? OFW, hindi ba niya alam na OFW si Sir Ivan? Ako ba'y dismayado ni PBM? Do I look like dismayado kay PBM? Hey, sinaportahan ko nga, hindi po dismayado si Ivan kay PBM. Bagkos ako po'y naniniwala sa kakayahan po ni PBM na mapaunlad na naman po ni PBM ang bansang Pilipinas kasi nga nalugmok tayo fra galing po sa mga ginagawa po ng previous administrations after po kay Apula kay makaabayan. So tayo po swerte po na si na isang Marcos na naman po si PBM ang naging pangulo natin sa Pilipinas kasi nga kitang-kita natin po ang kanyang pagsisikap, ang kanyang pagtatrabaho para po yung matugunan po ang mga issue dyan sa Pilipinas. So, ordin ko na po natin, hindi po lahat ng mga OFW dismayado kay PBM. Baka siguro siya ng makabayan. At so, yung mga nauto po ng mga DBS, wag mong lahatin kasi Sir Ivan, isa po akong OFW. Siya nga pala, sa ating mga viewers ito ng mga OFW, kayo ba ay dismayado kay PBM? Please comment down dyan sa baba at saka babasahin o yan ni Sir Ivan. Okay, so before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga isyo, doon po pumunta tayo, before tayo pumunta doon sa isyo po ni Kiboloy, sa isyo po doon kay Rocky at saka ni Admar at saka marami pang iba, well, dito muna tayo po sa ano, sa isang not a good news, kasi ito po ay babala makabayan, di ba? I think how many blogs ago na meron kasi nagbigay sa atin ng feed dito na yung Philippine National ID natin, hindi daw ito tinatanggap po na ibang establishmento makabayan. Hindi daw tinatanggap bilang isang valid proof ID. So ngayon, siyempre, nakaabot ho yan sa ating gobyerno at saka yan po'y inibestigahan ngayon kasi nga natataka sila kung bakit daw ito tinatanggap bilang isang valid proof ID. Isipin ho natin, na for example, dito po sa Saudi Arabia, meron kaming ID doon makabayan. Ang tawag po ng ID naman dito ay ikama po. So yung ikama na yan, lahat gamit niya makabayan. Marang
bilang isang ID lang, transaction na lahat. Okay? So the same na po yan dyan sa Pilipinas. So dapat po yan po ay tanggapin bilang isang valid proof ID. So para matindihan natin, let's watch this. Iniimbestigahan ng Philippine Statistics Authority ang mga ulat na hindi umano tinaranggap bilang valid proof of identity ang national ID. Ayon kay Deputy National Statistician Fred Soliesta, mayroong lang mga public agencies at financial institutions na hindi aware o informed sa bagay na ito. In most cases, yung mga non-acceptance na nangyayari, especially sa mga ating mga provincial offices, sometimes medyo hindi lang nakascape ng maayos siguro ng kanilang mga main offices, yung acceptance ng ating national ID. And after coordinating with them, the office na concerned, ay nalilinawa naman at saka nire-remind yung mga institutions na yun, lalo na yung sa mga probinsya, na tinatanggap na yun kasi yung central office nila ay nagbigay na rin ng mga advisory. Naglabas na rin anya ng memorandum ang Civil Service Commission, katuwang ang Department of Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan kaugnay sa pagtanggap ng national ID. Samantala, nagbabala ang PSA sa mga nagpapakalat ng impormasyon na makatatanggap umano ng 5,000 pisong cash assistance ang sinumang mayroong national ID. Ayon sa ahensya, hindi garantiya ng ayuda ang pagkakaroon ng Philippine Identification System o PILSIS ID. So, nais din namin linawin na ang pag-register sa PILSIS kasi ang pagkakaroon ng PIL ID o EVIL ID ay hindi nangangahulugan na kwalipikado ng GATA yung sinuman para makatanggap sila ng benefit or assistance mula sa gobyerno tulad ng mga social protection program. So, hinikayat namin yung publiko na i-report sa PSA ang kahit anong impormasyon tungkol sa mga individual na grupo na sangkot sa mga ganitong gawain. Sa ngayon, umabot na sa nasa 50 milyong national ID ang naipamahagi ng PSA sa nasa 80 milyong Pilipino na nagparehistro. Nasa mahigit 60% na rin ang naimprint ang physical card. Okay, so uulitin lang po natin ang yung balita, makaabayan, tsaka paalala po ng PSA na kapag mayroon kayong pupuntahan po na isang agency or ahensya or bangko or tindahan, kung ano man yung makaabayan or establishmento, kapag hindi po tatanggapin nila yung ating Philippine National ID, please isumbong nyo po doon sa pinakamalapit na LGUs sa PSA para po sila dito mabigyan po dito ng seminar, makaabayan. Baka siguro hindi nila alam, baka sila po'y tanga. Kasi nga, yung pangalan pa lang po, National ID. So yan po talaga ay valid proof ID, makaabayan, at dapat po na yan pong ID niyan isang transaction na lang po. Okay? So dapat isumbong ho natin yan para maayos po lahat ang issue niya, makaabayan. So ngayon, ipapakita ko rin po sa inyo kung meron kasi isang pink clown, makaabayan, supporter po ni Lenny, kung ano bang kanyang masasabi dito tungkol po sa pamumuno po ni PUM. So for more details, let's watch this. Meron po ako mga ilang mga issue, no? At unang-una, nais ko uling sabihin na hindi ko talaga ibinoto si BBM. Lenny ako eh. Pero hindi nakakahulugan ito na hindi natin siya dapat suportahan. Bilang Pangulo, bilang Pangulong inihalal ng ilang milyon na ating mga mamamayan, sa tingin ko lang, dapat bilang Pilipino, suportahan natin ang lehitimong halal ng bayan. So yung tanong po ninyo, dapat bang mag-travel ang ating Pangulo? Una, sa tingin ko, alam naman natin, lugmok yung iniwanan ng nakarang ating administrasyon. So, ibig sabihin, tayo unti-unti uling babangon. So, sa pagbangon na yan, kailangan nating manghikayat ng mga investor para sa ating bayan. Kung mapapanood din nyo, sorry po iniiwasan yung dating Pangulo eh. Kung tuwing siya ay dadalo sa ilang mga pangpupulong, kung mapapanood ninyo, talagang tumatalikod yung mga tao, parang ayaw siyang kausapin. Hindi ko alam kung bakit. Ibig sabihin nun, bumaba ang ating investor, bumagsak ang ating ekonomiya, at tumaas talaga yung ating mga biliin. So ibig sabihin lamang, kailangan natin muling hikayatin ang mga dati nating kaibigan na suportahan muli ang ating bayan na nagbabago. So kailangan natin uling lumabas ng bayan. Hindi natin sila papupuntahin dito, tayo na yung manghihikayat. Ganun naman pag naliligaw, di ba?
So tayo, pero mas marami dyan, ang tingin ko lamang, ay mga sila yung nanghikayat sa atin upang pumunta sa kanilang bayan. Una, kailangan yan upang manghikayat ng mga investor. At ikalawa, upang paigtingin muli yung ating pagkakaibigan sa mga bayan na ating mga dati nating kaibigan na ngayon dapat pa natin palaputin ang ating pagkakaibigan sa kanila. Eh, sir, anong masasabi mo, sir, sa bali kasi ang nakuha niyang pera, kabuhan sa kanyang mga travel na nadala niya sa Pilipinas ay 306 billion. Ganun po kalaki. Okay. Di ba, binabati ko siya kaysa panay travel, panay gastos na naman daw. Okay, okay. So tingin ko lang, maliit pa yung nakuha niya na yan eh. Pero syempre, marami pa dyan mga pangako pa. Hindi naman biglaan ibibigay eh. Tingin ko mayroong proseso. So dahil dyan sa muling pagtitiwala, kasi kailangan buuin muling tiwala eh. Dahil sa nabubong tiwala na yan, muli madadagdagan pa yung ilang mga investor sa atin. Ibig sabihin, magkakaroon na uli ng trabaho ang ating mga mamamayan. Trabaho na kung saan, makakabili tayo ng ating mga basic na pangangailangan. Totoo talaga na tumataas ang mga bilihin. Ha? Hindi naman sa Pilipinas lang nagkakaroon ng pagtaas sa mga bilihin. Buong bundo ay apektado ng nangyayari na yan. So tayo sumasabay. Kung kaya, maraming mahirap, pero alam nyo naman, yung poverty incident natin ngayon ay bumababa. Ibig sabihin, unti-unti, umaangat tayo. So, ilan taon na ba si Presidente BBM ngayon? Wala pa namang 5 taon, di ba? So, syempre, katulad ng bata, unti-unti yung naglalakad. So, tingin ko lang, maliit pa yan. Darating pa yan. At yung mga travel niya na yan, nakaplano na yan eh. Planado na yan, na hindi yan, boy, bukas makaalis ako ah. Hindi, may plano po yan para talagang hikayatin ang mga investor para sa ating bayan. Sir, ano naman masasabi mo dahil yung pagpunta niya at mismo siyang inibitahan ng Germany. Yes. At biruin yung hinihikayat ni Pangulong Bongbong Marcos na magtayo ng mga planta dito sa bansang Pilipinas. Yan. Napakaganda po na. Hindi si Bongbong, ang ating Pangulo, ang nag-presenta, kundi inimbita ang ating Pangulo na pumunta doon. At kagandahan dyan, nag-aalok ang bansang Alemanya na magtayo dito ng mga pabrika. Ibig sabihin lamang, magkakaroon ng trabaho ang ating mga mamamayan. So, dagdag yan sa employment rate natin. Na unti-unti, umaangat ang ating employment rate. Ha? Hindi ko lang sabisado yung datos o yung mga data. Pero unti-unti, tingin ko mas makakadagdag yan. Alam naman natin ang teknolohiya ng Alemanya. Superb yan. So, ibig sabihin, transfer of technology. So, ibig sabihin, yung kanilang teknolohiya ay makukuha rin natin. Yung mga Pilipino ay mas matututo ng teknolohiyang Alemanya. So, mas okay sa akin yon. Tama lang na hindi lang Alemanya siguro ang magkakaroon dito. Sir, nabanggit niyo po kanina, dati po kayong Lenny supporter. Ano pong nag-udyok sa inyo na sumuporta sa gobyerno o kay BBM ngayon? Hindi lang dating supporter ni Lenny, no? So kasi naman, nanahimik naman si dating Vice President Lenny, no? Nanahimik siya, at siguro naman meron din siyang ilang programa na hindi ako kasama doon sa programa na yon. Sa ngayon, hindi rin ako kasama sa programa ni BBM. Pero siya ngayon kasi ang ating Pangulo. So tingin ko lang, merong ilang programa, katulad po nito, yung online registration, isa ito sa primary na kailangan i-beep up yung database ng ating mga senior citizen. Nang sa gayon, malinaw kung paano ipaplano, kung paano gagastusin ng ating pamahalan yung allocated na budget for the intended for the senior citizen. So kung meron tayong data, so alam natin kung saan gagastusin. Tamang gastos. Ito yung chunk para sa medicine, ito yung para sa livelihood, so on and so forth. So isa ito sa sinusuportan ko sa programa ng ating pamahalaan. Ikalawang dapat kong suportahan siguro, pero hindi pa kasi ako involved dito, yung pabahay. So marami sa ating mga mamamayan ang walang bahay. So malungkot yan, di ba? Malungkot yan sa ating mga Pilipino. Mga karpintero, walang sariling bahay, di ba? Meron ngayon mga housing program
na unti-unting dine-develop natin. At tingin ko naman active dito sa atin yung NAPSI, National Anti-Poverty Commission, na unti-unti binabago nila yung mga programa, hindi naman binabago, mas ini-improve ang mga program na tingin ko dapat nating suportahan yan. Kung sino yung nakaupo, pero siyempre, hindi nangangahulugan ito pagka nagkaroon ng hindi magandang ginagawa ang ating pamahalaan, tama lang natuligsain din ang ating pamahalaan. Bilang isang democratic country, kung ano yung dapat papakinggan ito ni President. Kasi marami siyang mga kordon na minsan posibleng magatungan siya na dapat ipaalam din natin direkta sa kanya. Alam naman natin na malawak yung kaisipan ng ating Pangulo, alam ko makikinig siya. Mas makikinig siya sa mas nakakaraming mga mamamayan. Mensahe niyo na lang po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Magandang umaga po, Ginoong Pangulo. Unang-una po, sinusuportan ka namin sa iyong mga programa at sana po, suportahan niyo rin yung aming mga programa. Lalong-lalo na po yung kalusugan, Mr. President. Napakahalaga po ng kalusugan ng ating mga mamamayan. Sapagkat unang-una, kung hindi malusog ang ating mga mamamayan, hindi malusog ang ating sabayanan. Sana po mas bigyan ninyo ng priority ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Isa po akong advocate ng anti-smoking. So, supportahan nyo yung tama naman na sinusuportahan ng DTI na ipagbawal na rin talaga yung paninigarilyo kung saan-saan at pataasan ng tax. Kasi yung pagtaas ng tax sa sigarilyo ay mas makakuha tayo ng enough na budget para gamutin yung mga tao nagkakasakit dulot ng mga non-communicable diseases. So, mahal na Pangulo, pinapanalangin po namin kayo na sana ay mas lumawig ang inyong buhay at sana po mas ipalawigin ninyo ang inyong programa na talagang nakabatay sa pangangailangan ng ating mga mamamayan. Okay, so buti pa yung Pink Clown makabay, no? Naintindihan niya yung mga lakad po ni PBM, yung pasyal-pasyal ni PBM, yung kanyang state visit, working visit sa ibang lugar. Buti pa sila naintindihan po ng mga Pink Clown. Pero ito pong mga DBS ngayon, reklamador makabayan, nagreklamo lagi kasi nga siyempre na-touch kasi dito ang kalang ego, naapakan po ang kalang ego makabayan kasi nga siyempre nakita natin dito na nalampas na po ni PBM ang mga ginagawa po ni FPRD sa ang ginagawa po ng previous administration makabayan. Kaya sila dito parang naapakan ang kalang ego. Pero dito po kay Mamang Pinklawan, yung supporter po ni Lina Robredo, siya nga pala, shoutout po sa mga Pinklawan. Sabi niya, di ba, tinanong siya ni Papa Bin TV makabayan, kasi nga yung video na yun kay Papa Bin yun eh. Di ba, tinanong siya, ano ba niyang masasabi po dito sa nakuha po na investment galing po sa Germany at doon sa Euro makabayan. Sabi niya, di ba, $4 billion ho yun. $4 billion. Sabi niya, kunti pa daw yung makabayan. Asan yung malaki naman po yung $4 billion? Kasi kapag i-convert ho natin yan, pesos, Philippine money, 220 billion makabayan. 220 billion pesos. So malaki pa rin ho yan, di ba? Pero at least naintindihan nila dito yung ginagawa po ng ating Pangulo. Kasi nga, napansin natin, di ba, hindi sila dito tumitira kay PBB makabayan ng ating Pangulo. Napansin ba natin yan, mga Pinklawan, hindi sa tumitira dito sa Marcos Administration kasi nga nakikita nila yung maganda pong ginagawa ngayon ng ating Pangulo ni PBM. Maganda kasi ang tinatahak po na daan ng ating Pangulo makabayan. So yan po yung nagustuhan po ng mga Pinklawan. Pero sana lang po, no, meron kong konting request sa mga Pinklawan po ng mga vlogger kasi pag-akala nila hindi ko sila minumonitor makabayan. Meron pong vlogger po na kakampings, meron tong si Joyce Benz Bayon na vlogger na sana tawagin nyo na po na presidente si PBM. Kasi lagi lang binabanggit makabayan doon po sa kalang vlog na even though hindi sila tumitira to kay PBM, ang tawag nila ay BBM na makabayan, BBM law. Sana po tawagin po natin ng presidente, siyempre title yan ni PBM, presidente na natin po si PBM, so dapat irespeto po natin ng konti, okay? Sa mga viewers natin dito ng mga Pinklawan, please advise po sa mga vloggers ninyo ng mga Pinklawan, okay? So mga kaabayan ko,
Di ba, napansin rin po natin na hindi dito tumitira yun sila si Kiko Pangilinan, sila si yung si Sabaquin, mga kaabayan, si pangpangalan nun, si basta si Sabaquin, at saka sila si Lini, hindi na tumitira dito yung ibang mga unless po dito kay ano, kay napansin ko lang si Liamas, mga kaabayan, tumitira pa rin ngayon kay PBM. Siya lang po yung tumitira dito, pero ang ilang pong mga kilala po na mga public figures sa mga Pinklawan, hindi na po tumitira po kay PBM. So alam nyo po, ito pong ginagawa ni PBM, at saka patuloy po yung, siya nga pala, yung ginagawa po ni Senator Erwin Tulfo, not Senator, Congressman Erwin Tulfo, na dinipinsahan niya yung pag, ano, yung mga working visit po ni PBM, yung state visit po ni PBM sa ibang lugar, yung pagpasyal niya doon sa ibang lugar, di ba dinipinsahan siya ni Erwin Tulfo, makaabayan. Pero yan po ay hindi nagustuhan ni Jason Sa, kinuig niya, makaabayan, kinuig po ni Jason Sa itong si Erwin Tulfo, at saka kinumpir niya sa mga kanyang mga kapatid daw na mga Tulfo, na yung dalawang Tulfo daw, si Ben Tulfo, si Senator Rafi Tulfo, iba daw itong si Erwin, mga kaabayan, kasi si Erwin daw parang weak daw na leader. Ginaya niya doon po kay PBM, weak na leader daw. Di ba? Kapag alam po kasi ng isang tao na sa katulad po, sa katauhan po ni Congressman Erwin Tulfo, na tama naman pong sinabi ni Erwin Tulfo na yung si FPRD, bakit konti lang po ang kanyang mga state visit, kasi nga hindi siya welcome doon sa ibang lugar, makaabayan, sa ibang country. At ano naman ba natin yan? Bakit? Eh siyempre si FPRD, inaaway niya kasi yung ibang mga leader doon sa ibang lugar, makaabayan. Yan kasi ay hindi nila matanggap. Kaya kinukuhin lang ngayon si Congressman Erwin Tulfo, makaabayan. Okay? So ngayon, before na mag-jump po sa ating next topic, well siyempre, isa't muna natin. Nandyan po kasama natin si Leonardo Saliero. Nandiyan po si Tessie Headley. Hi to Maria Cristina F. Manimbao. Nandiyan po si Araceli Razal. Hi to Mayet Cebuano. Hi to Biyahe ni AJTV from South Korea. Ellie Manalili. Win-win Dizon. Nandiyan po si Gemma Ramirez from Riyadh. Hello ma'am. Nandiyan po ako sa Riyadh, sa Exit 18 Sulay. Nandiyan po si Romana Manuel. Hi to Emmy Sarino. Len Gonzalez. Mary Jane Tan, Anisita Bailey, nandiyan po si Brian Baltazar, Chet Kines from California, Alexander Otrera, Noel Narcida, Elma Banyaga, and hi to Sen Malyenan. Okay. So ngayon, pag-uusapan na natin si Kibuli, makaabayan. Kasi nga, di ba? So skip lang po natin sa itong, sa sinabi ko sa intro, skip lang po natin yun kasi alam na natin yung makaabayan. Dito tayo kasi sa medyo mas malaki pang problema ni Kibuloy. Di ba alam ho natin na siyempre naglabas na po ng arrest warrant si Senator Risa Hontiveros kasi nga pinirmahan na po ito ni Sobera, makaabayan. Ulitin ko lang po, pinagtatawanan ngayon ng mga DBS, ng mga kulto po, membro ng kulto po ni Kibuloy at ng mga DBS supporter ang ginawa po ni Sobera, kasi nga si Sobera sumunod lang daw doon kay Risa Hontiveros. Ang nangyari ngayon na arrest warrant daw ni Kibuloy, walang kwenta daw yung makaabayan. Pero alam lang po natin, di ba yung sa pag-arrest warrant dito kay Kibuloy, hindi naman ibig sabihin na siya'y guilty, makaabayan. Imbitasyon lang ho yan, talagang i-force na dito na magdalo o dadalo doon po sa Senado para makasagot po sa mga akusasyon sa kanya, makaabayan. Pero ang malaking problema, ito na po. Kasi nga si Kibuloy pwedeng makulong dito, lifetime imprisonment, makaabayan. Lifetime imprisonment nga pala. Kasi nga, 'di ba? Alam, may lumabas po na balita na dito po sa pinos po ng Rappler na si Kibuloy charged with non-violable human trafficking case in Philippine court. Kasi ito pong kaso, makaabayan, 'di ba nag-file na po yung DOJ, Department of Justice, nag-file na ng kaso doon sa Supreme Court sa Pasay. So ito na po, makaabayan, itong kaso na to ay human trafficking. Ito po ay non-violable. Ngayon kapag magtatanong kayo, Sir Ivan, 'di ba yung human trafficking ay violable naman ho 'yan? Yes, dalawang klase kasi yung human trafficking, makaabayan. Meron kasi yung qualified human trafficking at saka ang isa, human trafficking. Ano ang ibig sabihin ng qualified, makaabayan? Kasi kapag qualified human trafficking, non-bailable ho yan. Bakit? Kasi kapag meron ditong meron kasing minor na involved, makaabayan, yung minor po na tao, kapag nandito kasi sa kapag napasok kasi dito sa human trafficking at saka involved dito yung minor, qualified human trafficking. So yan po'y non-bailable, makaabayan. Ang ibig sabihin, kapag nandun na po, kapag mapatunayan po na guilty si Kibuloy,
Pinoy sa Qualified Human Trafficking. Siya po dito ay makukulong habang buhay, mga kabayan, o life in imprisonment. Okay? So kaya nga, di ba, yan po nakikita natin sa ating thumbnail. Ngayon, meron pang isang problema. Kasi nga si Kibuloy, merong kaso na po doon, final po doon sa Davao, mga kabayan, yung ano naman po, yung siyempre, minaltrato. Yung ano, yung sexual pang-aabuso, mga kabayan. Ayaw ko lang basahin yung ano, yung term na yan. Kasi nga, may problema kay YouTube, mga kabayan. So alam naman natin yung term na yan, sexual pang-aabuso na lang, at saka human trafficking po, mga kabayan. So malaking problema ho yan, pero doon po kasi sa ano, doon po kasi sa Davao, bailable naman kasi yon. Pero dito po sa Pasay City, mga kabayan, non-bailable po. Yan ang malaking problema ni Kibuloy. Hindi naman kasi problema yung nandyan po sa, meron siyang arrest warrant po ng Kamara, meron siyang arrest warrant po ng Senado, kasi nga doon, mga kabayan, di ba, katulad po yan nangyari doon kay Celis, pati po kay Badoy, mga kabayan, di ba? Siguro mga 1 week stay lang, 2 weeks stay, or maybe 2 weeks magstay lang, makalabas yan si ano, si Kibuloy, mga kabayan. Ang problema yung sa Pasay, kasi non-bailable ho yon, di ba? So ngayon yung mga DBS ng supporter po ni Kibuloy, at si Kibuloy nanginginig na ngayon sa takot, mga kabayan. Meron kasing balita na doon po sa vlog po ni Arlene Rock, si Arlene, mga kabayan, di ba, kilala naman natin si Arlene, yung witness po versus doon kay Kibuloy. Kasi may nag-feed daw sa kanya, ito lang si Kibuloy, parang nagtatago na daw sa isang tunnel, mga kabayan. Nagtatago na daw sa tunnel kasi meron pong nakafog feed doon po kay, siguro kay Arlene, di ba, napansin ba natin, mga kabayan, na si Arlene makapaglabas dito ng mga voice recording or audio recording kay Kibuloy? Napansin ba natin yan? So ibig sabihin, di ba, kasi si Arlene may sinabi noon, na meron na siyang informant doon po sa loob po ng QOGC, nga every time daw mag-meeting itong si Kibuloy, or meron siyang mga pagpupulong ng kanyang mga tauhan, mga kabayan, meron daw nagre-record dyan audio. So ibig sabihin, meron pong puting ahas itong si Arlene Rocks doon po sa loob po ng QOGC, kaya siya po yung nakapagbalabas ito ng mga recording, mga kabayan. So parang it makes sense talaga eh, kasi marami siyang ilang beses na ba napalabas dito ng recording si Arlene, mga kabayan. So ibig sabihin, totoong sinabi po ni Arlene na meron siyang informant sa loob. Okay, so kaya nga nasabi niya na parang natago daw sa tunnel, kasi si Arlene nakapagtrabaho po sa QOGC, at baka alam niya na meron mong tunnel po doon, mga kabayan. Okay, so ngayon ipakita ko sa inyo yung vlog po ni, ano, ni KPL. Ay siya nga pala, ay Kukoy, pasensya po. Kasi meron pong nag-forward sa atin na vlog po ni Kukoy, mga kabayan. Kasi gusto po ng ating viewer, sasakutin natin itong si Kukoy. Kasi nga wala po sa hulog ang kanyang birada, mga kabayan. So for more details, let's hear this. Ito na, rock and roll na this. Pinagbigyan ni Senate President Mig Subiri ang kahilingan ni Risa Honteveros na pirmahan na ni Senate President Mig Subiri ang arrest warrant para kay Pastor Apollo Kibuloy. At ngayon, eto nga, ha, napirmahan na po, mga ka-PL. Gawa na po ang arrest warrant para kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero natatawa ako na naaawa sa mga taong ito. Para ho silang naghahanap ng karayong sa dayami. Para silang naghahanap ng karayong sa napakakapal na damuhan. Ang tanong kasi, saan nila hagilapin si Pastor? Ha? Paano nila isisilbi ang arrest warrant? Ang tanong, saan nila isisilbi arrest order o warrant of arrest para kay Pastor? Pupunta sila Davao, ipapadala dito sa mga kapulisan dito sa Davao, siyempre. Yung mga kapulisan man sa Davao ang maaaring mag-handle ng kaso na yan, o maaaring magpatupad ng
Okay, sasagutan muna natin sa mga kaabayan. Sabi niya, saan daw isa-serve yung warrant of arrest, saan daw yun ipapadala? Hindi naman kailangan ipadala ng mga kaabayan, di ba? Sabi ho yan, dritso na ho yan. Hindi na kailangan na papadalan pa ng ano ng taga-sina, ng Senado, ng kopya, yung pong kampo ni Kibolo, yung legal team niya, hindi na kailangan ng mga kaabayan kasi nga nasa-serve na po yung warrant of arrest. So ready na po ang kapulisan dito diyan sa Davao na arestuhin po or pupuntahan po itong si Kibolo, mga kaabayan. Saan daw nila hagilapin itong si Kiboloy? Talang simple ho yan sasagutin. Bakit? Kasi nga, di ba, nakita natin po na nag-vlog sa mga kaabayan. So, ibig sabihin, kapag hindi po mahagilap ng police station, ng PNP dyan sa Davao, at saka ng sergeant at arms ng Senado o ng Kongreso, itong si Kiboloy, pwede silang tatanungin, mga kaabayan. Pero mamaya, balikan na po natin po ang kanyang sinabi. Kasi nga, di ba kita natin na pinagtatawanan, mga kaabayan, ang ginawa dito ni Zubiri, pati na po ni Senator Reza Hontiveros. Warrant kay Pastor. Saan nga nila hagilapin? Yun nga ang tanong eh. At ang tanong kung kaya ba talaga kaya ba nila arestuhin si Pastor? Sa palagay ninyo, ganun-ganun na lang papayag ang mga miyembro ng mga Kingdom of Jesus Christ? Bago lang nagpahayag ang grupong MNRF na nakasuporta sila para kay Pastor, handa di umano silang lumaban. Nasabi pa nga nung isang babae, abay kahit pa buhay nila, itataya nila. Paano ngayon yan? Di malaking gulo yan. Okay, so pinagtawanan niya, mga kaabayan, nagbabanta pa. Kasi daw si Pastor Kiboloy, hindi siya basta-basta ito, i-hand over ng kanyang mga supporters. Kasi daw sabi na, di ba, sabi po ni KPL na pati rin po yung MNLF, supportado ngayon si Kiboloy, protektado nila, mga kaabayan. Okay, so pinagtawanan. Ngayon, wala, KPL, taka lang, wala pong dilitan ng vlog ha, walang dilitan. Ipapakita ko lang dito na pinuntahan niya po si Kiboloy, mga kaabayan. Para malaman natin, iparinig ko muna sa inyo. Yeah, si Risa Hontiveros. Si na Pastor? Si yung kaibigan natin. Gusto ko ipitahan ko siya dito eh. May pag-uusapan kaming magandang batas. Yan. Na dapat kung may asawa ka, huwag ka naman po sa iba. Patay, pasabog. Pasabog ni Pastor. O, ang ibig sabihin, alam na alam niya kung saan po ito hahanapin si Kiboloy, mga kaabayan. Kasi, ulitin ko lang po dito, kapag hindi po mahanap ng pinpin ng Davao at ng Sergeant at Arms ng Senado natin, si Kiboloy, hindi matagpuan doon sa kanyang lungga, mga kaabayan, pwede ditong tatanungin po yung mga vlogger na nagpuntahan doon kay Kiboloy. Again, ulitin ko lang po dito, KPL, Kokoy, walang dilita ng vlog ha, okay? So anyways, ipapakita ko muna sa inyo yung balita, mga kaabayan, tungkol dito sa arrest warrant po kay Kiboloy. So for more details, let's watch this. Nakahanda na ang PNP Davao na tumulong sa pag-aresto kay Apollo Kiboloy. Sa ngayon, ay inaantay pa umano nila ang kopya ng arrest warrant mula sa Senado. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar, ano latest? Alex, naniniwala itong PNP Region 11 na nananatili pa rin sa Davao itong si Apollo Kiboloy. At bago pa nga daw yung pagpapalabas ng arrest order ng Senado, ay pinag-aralan na nila yung magiging diskarte sa paghahain ng arrest order. Napapanahon po ang aksyong ito para sa bawat babae ngayong buwan ng kababaihan. At nagpapasalamat ako, dagang salamat kay Senate President Mig Zubiri sa kanyang pagpirma sa arrest order. Kasi walang karapatan si Kiboloy yurakan ang dignidad ng Senado. Ang pangbabastos niya sa institusyong ito ay hindi talaga dapat palampasin. Higit na pasasalamat sa lahat ng mga testigo na naglakas loob na makilahok sa tambuhalang labang ito. Kayo ang puso ng investigasyong ito at kasama nyo kami sa Senado hanggang dulo pa. Anytime po, pwede na pong mangyari. Of public knowledge na rin naman ito. Someone once na ma-arresto immediately, magkakanda kayo na hearing? Once ma-arresto sila, kapag schedule na kami sa wakas ng hearing, nadadalo siya. Para sa wakas, humarap sa komite,
pakinggan ang aming mga tanong at sagutin ang mga ito. Actually, kung sana, nung una pa lang sa dalawang imbitasyon sa Sabina hanggang ngayon, kung sana sa simula pa lang humarap na sila, eh hindi na kailangan umabot sa ganito. Eh kaso ang dami pa niyang drama. Wala po akong schedule umalis ng bansa. Sana si Kibuloy din hindi tumakas, kaya nga't nauna na akong nanawagan sa Bureau of Immigration, bantayan yung ating mga borders para hindi doon makatakas si Kibuloy. Nakahanda ang Davao Region Police na tumulong sa pagsisilbi ng arrest order laban kay Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Kasunod yan ang paglagda ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa arrest order dahil sa patuloy na pag-isnab ni Kibuloy sa investigasyon kaugnay sa mga aligasyon ng sexual abuse at iba pang pang-aabuso laban sa kanya. Ayon kay PNP Region 11 Director Police Brigadier General Alden Delvo, hinihintay na lang nila ang koordinasyon ng Senado. Kami dito, we're just preparing also if ever yung warrant ay madala na dito sa Davao or transmitted to us, no, to PRO 11. And if the Sergeant at Arms of the Senate or the Congress, whoever the warrant is addressed to, kung nasama pa sila dito and we will assist them, we will see. But this is just a normal police process of serving a warrant. PRO 11 is ready for to serve that. Pero bago ito, nauna na raw nagsagawa ng conference sa mga opisyal ng Davao Police kung saan tinalakay ang legalidad at diskarte na gagawin nila sakaling may lumabas na arrest order. Naniniwala si General Delvo na nasa Davao pa rin si Kibuloy. He's from Davao, no? And well, you surely know that sinabi naman ng lawyers niya, if they would say that if they were in the shoes of Pastor Kibuloy, he will not leave Davao because this is his home. This is his safe haven. So the probability is he is here. And then kung pag-serve sa warrant, no, it's a normal process, given due process, the legality and everything, and if we found him to be around Davao, no, we just serve him to that warrant together with the Sergeant at Arms or the representative of the Senate or Congress. Kasama sa ikinukonsidera ang paghahain ng arrest warrant sa Glory Mountain na pag-aari ni Kibuloy. Kaya naman pinaghahandaan na rin nila ang posibilidad na pag-alma ng mga tagasunod dito. We all know that the members will be agitated by it, of course. But the police, we are ready for any eventualities at the outcome of this serving of the warrant. Panawagan ko is panawagan ko for sobriety, no? And then you just take the law, take its due course if it's legal, no? And anyway, there are lawyers to contend with in which we all know that, of course, that's the Senate, highest body rin yan, na lawmaking body, issuing the warrant. Kami sa police, kung ano yung legal and due process, we will be doing what is right. Alex, ayon sa Davao Police, sa ngayon ay wala pa naman daw silang namomonitor na anumang movement nitong mga taga-suporta ni Kibuloy. Pero kung sakali man, may mga nakahanda daw silang security plan para mapanatili yung kaayusan at kapayapaan doon sa kanilang lugar. Alex? So paano yan, Mar? Aantayin muna nila ang team mula sa Senate Sergeant at Arms bago kumilos ang PNP Davao? Or pwede na silang gumawa ng kanilang sariling hakbang at aantay na lamang ang pagdakip dito kay Kibuloy? Well, Alex, ang normal process kasi dahil nga Senado ang nagpalabas nitong arrest order, ay hihintay nila yung representative ng Sergeant at Arms na magtungo doon at handa sila na i-assist itong team para maisilbi ng maayos yung arrest warrant. Dahil hindi naman daw criminal case pa ito, hindi ito yung karaniwang warrant of arrest na galing sa korte. Dahil kung ito ay karaniwang warrant of arrest na galing sa korte, ay maaari yan i-transmit sa kanila. Dahil kung matatandaan mo, meron namang i-warrant na ngayon ng PNP at kung sakaling makakuha na sila ng kopya, ay sila mismo ay maaari nang magsilbi nitong warrant of arrest. Pero hindi yan yung sitwasyon ngayon dahil ito ay arrest order mula sa Senado, kaya kailangan na mga kinatawan ng Sergeant at Arms. At isa, Alex, pa, Mar, hindi naman kaila sa ating po mga kababayan, no, na kamakailan lamang ay itinalaga ni Pastor Kibuloy si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang quote-unquote caretaker administrator ng naturang lugar kung saan nakahimpil itong si Kibuloy
Masasabi man ang PNP na magkakaroon ba ng balakid sa pag-aresto dito kay Kibuloy? Dahil alam natin, ang dating Pangulo ay dati nilang, sabi natin, na Commander-in-Chief. Yes, actually, kasama yan sa mga pinag-aralan doon sa ginawang pre-conference nitong Davao Police. Ang sinasabi nga nila, kung sakaling itong si Kibuloy ay nandoon sa Glory Mountain, ang consideration dyan, isang private property yan. Kaya may mga legality na pinag-aralan dyan kung paano isisilbi ng maayos at mapayapa itong arrest warrant. Pero bibigyan naman daw ng due process itong si Kibuloy at maaari niyang gamitin yung mga legal remedy para nga dito sa kinakaharap niyang asunto. Alex? Isa pang habol ko na lang tanong, Mar, no? Dahil kanina sa radyo ko rin nababanggit ito, dahil wag na tayong lumayo. Meron na itong kasaysayan na kapag ang isang leader, isang grupo ay hinuhuli, abay pumapalag yung kanya mga supporters at hindi lang pumapalag, ay gumagamit pa ng dahas o di kaya armas. Handa ba dito ang PNP sakaling mangyari ang kinakatakutan? Yes, Alex, kasama yan sa ikinonsidera din itong mga otoridad. Kaya nga, ang paghahanda nila ay yung agitation ng mga member dahil talagang hindi maiwasan yan dahil mga tagasunod niya itong mga magpoprotekta o inaasahang magpoprotekta sa kanya. At yung Glory Mountain, inaasahan din na may mga security yan doon sa kanilang compound, no? Kaya kasama yan sa security consideration nitong PNP 11. Pero ang pagtitiyak ni General Delbo, handa sila sa mga ganitong insidente at ang titiyakin lang nila ay magiging maayos at mapayapa yung pagsisilbi ng arrest order laban dito kay Kibuloy. Ayun, parang ang panawagan ay sobriety, mahinahon ang pagsisilbi dito sa arrest warrant. So ang mangyayari, makabayan, ngayong araw po pwede na pong arestuhin itong si Kibuloy kasi 'di ba after po yan pirmahan ni Soberi, after 24 hours pwede na po i-serve yung ano yung arrest warrant, makabayan. So ngayong araw po yan. Kapag ma-aresto po ngayong araw ito pong si Kibuloy, na pagtatawanan rin po natin itong si KPL, makabayan. 'Di ba pinagtatawanan niya yung ginagawa ngayon ng Senado, yung pagpirma po ni Soberi, pinagtatawanan niya, wala nang kwenta, makabayan. Paano daw nila mahagilap itong si Kibuloy? Ordinaryo ko lang po, kapag kapag ma-aresto ngayong araw ito si Kibuloy, pagtatawanan natin itong si KPL. Okay? So, before na mag-jump po sa next topic, isa-tama natin. Nandiyan po kasama natin si Andrea, at si Elizabeth Habihan, nandiyan po si Jelen Cason, Rodolfo Ramor from Tansa, Cavite, shout out daw kay Jameson, Regen, Jeriel, and Jem na nandiyan sa cute Cebu City. Hi to Shannon Reyes, nandiyan po si Tony Velia from General Trias, Cavite City. Hi to Mama Hilita Holsanger, nandiyan po si Ash, Eugenio Merto, nandiyan po sa Estrella Diaz Mendiola. Shout out sa pamilya ni Ma'am Eva Atienza na nandiyan sa Caloocan. Hello po, kumusta? Siyempre, kasama rin po natin si Merrose Apil, Evelyn Garcia, and Kurodo Aikida. Okay, so ipapakita ko muna sa inyo yung ano yung sagot dito o ano bang nakikita dito, opinion po ni Attorney Claire Makaabayan sa arrest warrant ni Kibuloy. So for more details, let's watch this. Hindi na kasi pwedeng i-question na dapat sa korte na lang. Mm-mm. No, pakinggan ko ano man yung mga nirereklamo laban kay Pastor Kibuloy. Uh-oh. Matagal na nga daw itong na-desisyon na ng korte. Eh, uh-oh, mga lawyers din naman ni Pastor Kibuloy. Alam naman ito. Uh-oh. Na pwedeng pagsabayin. Uh-oh. Kung may kaso man sa korte. Mm-mm. At ang purpose naman ay pagpapatawag sa isa Senado bilang resource person ay in aid of legislation. Uh-oh. Kahit ikaw ay isang akusado na at nakafile na sa court yung kaso. Uh-oh. Maaari ka pa rin ipatawag. Uh-oh. Kasi otherwise nga mawawala ng ngipin. Mawawala ng yung lakas. Uh-oh. Ang Senado, kumbaga, babalawaliin na lang yung kapangyarihan ng Senado kapag ka sinabi, ay, may kaso na ako. Oo. Hindi na ako pupunta dead dyan. Dead man na lang yan. Oo. So, yun. Doon na lang namin, ano to, aabangan sa korte kung ano magiging desisyon ng korte. Oo. So, maliwanag naman yan. So, ay, hindi naman gumagawa ng kaso. No? Hindi naman nag-iimbento ng jurisprudence itong si Senator Riza. Oo. And, ang tingin ko rin, partner, kaya medyo hindi ganoon din kabilis. Mm-mm. Nag-action si Senate President sa pag-issue ng warrant, partner. Tinantya niya rin yung mga tao sa Senado.
Oo. 'Di ba? Kasi kung nanalo, 'di ba? Kaya nga hindi siya agad nagbigay ng warrant, may nag-oppose. Eh sabi nga ito na may parte ng demokrasya. Oo. Ito'y tawag ng demokrasya, sabi ni Senator Robin. O di dapat talaga pagbigyan. Uh-oh. Pero with that partner, syempre tumimbang. Si Senate President. Uh-oh. Eh syempre kaibigan. 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 Long time friend. Oo. Uh-huh. Yan ang pag-describe ni Pastor Kibuloy, si ano? Senate President. Si Senate President Subiri, di ba? So, syempre nanimbang siya. Ano ba ang pulso ng mga kasamahan niya sa Senado? Eh, maraming hindi ano sumang-ayon kay ano. Hindi nakuha ni Senator Robin yung boto para ma-lift or hindi ma-issue ang warrant of arrest at ma-lift nga rin yung pag-cite in contempt. Eh syempre, kung ikaw ang Senate President partner, titimbang mo ano ba ang gusto ng karamihan. Eh karamihan gusto ituloy. At yun nga daw ang Senado ay may karapatan na magpatawag ng resource person. Kaya sabi nga niya ang dahilan kung bakit nilagdaan niya. Because nais niya maprotektahan ang Senate Committee System. Diba? Kasi kung may mga hearing kagaya nito na ginagawa at yung dapat na nandoon sa hearing na siyang magbibigay partner ng ideya sa kung anong batas, diba, base sa mga impormasyon na makukuha, binabaliwala yung imbitasyon, para ke pa? Marami nang gagawa nun, partner. Para ke pa? Diba? May mga committee sila diyan, yes. Partner, diba? Pagkatapos wala naman pala partner kapangyarihan. Babaliwalain lang. Yun yun. Di kasi partner, pangit tong presidente, parang kapag si Pastor Kibuloy, binaliwala lang yung pagpapatawag at hindi nag-issue ng warrant of arrest, partner, or hindi sinight in contempt, ay lahat na ng resource person pwedeng gawin yun. Isa-site lang nila, teka lang, si Pastor Kibuloy, hindi nyo pinatawag O bakit ako? Di karapatan ko rin kasi sabihin ko, may kaso din ako. Hindi ako pwedeng ipatawag. Buti na lang po natauhan dito si Subiri, mga kabayan, no? So at least good job po kay Subiri. Pinagtunahan niya yung Senado. Kasi nga papangit naman talaga yung imahe po ng Senado, mga kabayan, kapag hindi niya padaluhin itong si Kibuloy dyan po sa hearing na ginawa po ni Senator Reza Hontiveros. Okay? So ngayon, dito na po tayo sa pinag-iingay ngayon ng SMNI itong si Admar, mga kabayan. Admar ba siya? Si Admar. At saka itong si Harry Roque. Kasi ayon po kay Admar, sabi niya na meron lang nagreklamo sa kanila, nagbigay sa kanila ng information na isang DDS po na supporter, na kapag daw sila ay manunood po ng vlog po ng mga DDS, meron lang lumalabas po na advertisement. Katulad po nito kay Sir Ivan, makabayan, 'di ba meron din nakita tong advertisement. So yung advertisement na daw yon, paninira daw kay BP Sara, makabayan. Yun daw na advertisement. So ngayon, before ako maglabas po ng ating opinion, makabayan, ipaparinig ko muna sa inyo ang kanilang mga sinasabi. Okay? So for more details, let's hear this. Attorney, itong paid advertisement sa YouTube ngayon, alam mo, na-establish na talaga natin na itong mga issue involved si Pastor Apollo Siquibuloy, mga paninira sa mag-amang Duterte, VP Sara, and dating Pangulong Rodrigo Duterte ay may magkaugnay. Ito sila doon sa YouTube na ads sa attorney na batay sa mga netizen din na nakausap natin, lumalabas doon sa mga tinatawag na DDS vlogger. At mismo dito sa ating channel mismo sa YouTube, may lumalabas ang dalawang video. Yung isa paninira kay VP Sara Duterte na sinungaling daw, liar, at itong sinasabi o paninira both ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Pastor Apollo Siquibuloy. Biruin mo, gumastos ng isang propaganda para manira lamang. Dapat magpapagkatiwalaan ito. Okay, wait. Sasagutin mo ito, makabayan. Sabi niya, paid advertisement daw. Meron daw isang vlog advertisement na nirecommend po doon sa mga supporter ng DDS. Yung advertisement na yun, paninira daw kay Pipisara at saka FPR din, makabayan.
Hindi ako maniniwala dyan. Bakit? Kasi mga kababayan, hindi po nagbayad, wala pong vlogger na magbabayad po mga kababayan para gagawin pong ads ang kanyang vlog na paninira po kay Pepe Sara. Bakit? Hindi na kailangan. Kasi meron po mga pro-admin na mga vlogger na tumitira ngayon kay FPRD at saka kay BP Sara mga kababayan. Nag-gets ba natin yan? Bakit pa kailangan po na magbayad yung tao na yon? Gusto lang sisiraan po si Pepe Sara para lang po ipa-view doon po sa mga didis po ng mga supporters para makita nila yung paninira daw kay Pepe Sara mga kababayan. Hindi naman kailangan sisiraan pa si Pepe Sara at saka si FPRD kasi nga alam nyo mga kababayan, hindi na kailangan kasi nga sa mga nangyari po from the past month or how many months ago, di ba kitang-kita na natin dito yung mga ginagawa po ni Pepe Sara na ito po nakasira talaga sa kanyang imahe mga kababayan. Bakit kailangan pang sisiraan si Pepe Sara? Eh mismo na nga ang kanyang mga followers, ito pong si Harry Roque, ang kanyang mga vlogger na Banateros, yung sila sa mga rabbit po ng mga DBS mga vlogger, mismo sila ang nagpapasira dito kay FPRD at saka kay BP Sara makabayan. Lalong-lalo na ito pong si Glenn Chang makabayan, di ba? Sino bang masisira doon? Diba si Pepe Sara makabayan? Kasi nga kitang-kita ho doon sa Liwasang Bonifacio na during po sa speech po nito ni Glenn Chong, pumunta doon si Pepe Sara. Instead po pipigilan niya ito pong si Glenn Chong na pangit na pong pinagsasabi, gusto niyang sasampalin po itong si FLD sa makabayan, hinayaan niya lang, 'di ba? Nung in-interview po itong si Pepe Sara during po sa speech po nito ni Glenn Chong, sabi niya ano daw freedom of speech daw ang ginagawa ng kanilang mga supporters mga kababayan. Freedom of speech. So doon pa lang po sa sinabi po ni Pepe Sara, nasira na ang kanyang imahe mga kababayan. Nag-iisip na dito, yung taong bayan, kaya ba talaga na panghawakan dito ni Pepe Sara yung pagiging presidente? So ngayon, sasabihin nila na mayroong paid ads daw na pumapasok sa kanilang mga vlogs para lang sisiraan si Pepe Sara? I don't think so. Hindi na po kailangan. Pero alam niyo ba mga kababayan, na marami rin po akong nakikita po na mga vlog po ng mga lifetime vlogger or lifestyle vlogger, mga reviewer po ng cellphone, nakikita ko rin po sa mga advertisement. Yan po kasi ay nirecommend po ng YouTube mga kababayan. Hindi ibig sabihin na nakikita natin dyan sa mga vlog natin, sa mga advertisement natin, na yan po ay paid, hindi po lahat makabayan. Nirecommend po yan ni YouTube kasi nga tinutulungan po ni YouTube yung mga vlogger, okay? Taliwas po sinabi po ni Admar, siguro hindi niya alam makabayan. Patuloy natin. Ating mga netizen, mga kababayan natin. So magbayad pa kayo na magbayad dyan ng kasinungalingan, hindi naman po yan tinatanggap ng bayan. Bakit magsisinungaling ang Inday Sara Duterte? Eh siya naman talaga ay 32 million ang kanyang mandato galing sa taong bayan. Bakit magsisinungaling si Inday Sara Duterte? Eh samantalang wala man siya masyadong... Tige lang, narinig ko. Si Inday Duterte daw, meron ng mandato to ng taong bayan, inihalal daw ng taong bayan ng 32 million ba yung sinabi niya makabayan. Nakalimutan mo dyan, sinabi po ni Glenn Chong na hindi daw pinanalo ng taong bayan si PBBM bagkos pinanalo daw ng Smartmatic. Ang ibig sabihin, si Pepe Sara po, hindi na po pinanalo ng taong bayan bagkos ng Smartmatic mga kababayan. I-correct natin po itong si Botanding. PR dyan, walang mga gimmick, wala siyang PR manager, kinikilala siya sa halos 2 taon na mula siya na nang kulang bilang Defense Secretary na pinaka-epektibong miyembro ng gabinete. Ang aking teorya, habang binabato nila ng putik ang mga Duterte, pati si Pastor Kibuloy, lalo namang lumalakas ang pagtiwala ng taong bayan dahil alam ng mga Pilipino, pag pinupukol, merong dahilan. So narayan ba? Tingnan nyo, sinabi niya, kapag ang tao daw pinupukol, may dahilan. Ang tanong, bakit nyo pinupukol si PBM? Bakit nyo inaraw-araw po nasisiraan si PBM? Bakit nyo inaalipos talaga si PBM? Ang ibig sabihin, merong dahilan. Kasi nahihiya kayo sa ginagawa ngayon, sa nangyayari po sa Marcos Administration, kasi gumaganda na po ang ekonomiya sa Pilipinas. Kaya kayo nahihiya at lagi nyong sinisiraan si PBM. Diba? Sabi pa nga niya makabayan ni Botanding, wala daw PR-PR si Pepe Sara at si FPRD, pero sikat na makabayan. Ano daw, minahalo siya ng taong bayan. Walang PR-PR, walang public relation. Ano bang ibig sabihin po ni Botanding? Ano bang ginagawa niya makabayan? PR ho yan dito doon po sa
mga Duterte. Ano bang ginagawa ni Panelo? Anong ginawa dito ni ano nila ni Glenn Chong na mga DDS mga supporter, mga DDS mga vlogger, PR ang tawag diyan doon po kay Bibi Sara kasi laging lang hina-highlight, hina-high po ang mga Duterte. Yan po ay PR makabayan, gunggong sibutan ding talaga eh. Ang sarap pitikin ng tinga makabayan. Ang sarap talaga eh. So ano ba ang ting masabi dito po sa banat po ni Butanding at saka ni Admar Makabayan? Okay ba? So anyways, yan po din ang kalat ng mga balitang yung araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na amang nasa langit, naway gabayan mo po kami sa lahat ng aming pang-araw-araw na mga gawain. Ilayo po kami sa masasamang tao at tulungan kaming malampasan ang lahat ng mga tukso. Nawa po'y iyong iligtas ang lahat ng aking pamilya, lalo na ang aking mga anak, upang hindi sila malayo sa iyo, kundi palaging mapalapit sa iyo. Kaawaan mo po kami. Alam ko pong nakikita mo kaming lahat. Nalalaman mong nagsumikap kaming mamuhay ng marangal at kung minsan ay nalalayo kami sa iyo. Ganun pa man, ayaw po naming iwan ka. Wala kaming magagawa kung wala ka. O Panginoon, tulungan mo po kaming palaging mapalapit sa iyo. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginawa. Amen. So maraming maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.